那一碗的面，是那大大一蒙卡噜噜噜啊，乌木一阿阿金的哇，卡巴冈达达咪玛雅里拉啊，沙巴那阿尤雅卡。Atang bawat kulay ng bawat bahaghari ay wala na sabi sa'yo na humari. Kung kayo manggi ang iyong balat, ipagmalaki san man mapagpag pagkapanganak hanggang sa paghilay, yakapin ang kulay. Pagkapanganak hanggang sa paghilay, yakapin ang kulay. Magandang umaga sa iyo, mahal. Pasensya na't ginising ka upang mag-almusal. Sinalin na ang gatas, may nilutong sinangag. Paborito mong tuyo, itinambal ko sa puso ko, umiibig sa'yo. Pagkatapos mong kumain, halika't mamasyal. Sa lawa kung saan tayo'y nagpapalitan ng pangarap sa isa't isa. Kumusta po? Magandang umaga po sa inyong lahat. Uy, naka-live na tayo. Live na tayo. Good morning. Good morning, Dr. Almario. Naka-mute pa po kayo, Tito Rio. Teka. Ayan, good morning. Magandang good morning sa inyong lahat.
Nako, magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon. Live na po tayo. Ako po si Cara David. Maraming salamat po sa pagdalo sa paglulunsad ng pambansang diksyonaryo sa Filipino. Kinakabahan ako, guys. Sorry kasi Diyos ko, ang kasama natin ngayon ay ang pambansang alagad ng sining sa panitikan, Dr. Virgilio S. Almario. Kinakabahan ako, baka magkaroon ako ng mga pagkakamali sa Filipino. Oral ito, kaya madaling magkamali. Kaya nga po, ito, hawak ko dito yung diksyonaryo. Sabi ko na po, baka mamaya pag nagkamali ako, meron ako kaagad reference dito. Mapapanood po tayo ngayon live sa Facebook page ng Ateneo University Press at saka sa YouTube channel ng Ateneo de Manila University. Guys, nakakuha na ba kayo ng copy ninyo ng diksyonaryong ito, pambansang diksyonaryo sa Filipino? Kumuha na po kayo ng kopya ngayon kasi may 20% discount daw sa Shopee. At saka hindi po kayo magsisisi kasi ang sarap po niyang basahin. Alam niyo po, ang pambansang diksyonaryo sa Filipino ay, binasa ko po yung sa may introduction, lumang bagong proyekto ito. Luma kasi ang tagal na nitong proyektong ito, nagsimula pa noong 1995. At nagkaroon na ito ng dalawang edisyon noong 2001 at saka 2011. Pero yung dictionary na ilo-launch po natin ngayon, na ilulunsad natin ngayon, matagal na talaga itong proyekto. So this is the third edition already, ikatlong edition na ito. At higit pa nating makikilala ang proyekto mamaya sa ating talakayan kasama si Sir Rio. Ngunit bago po ito, pakinggan po muna natin ang pagpapakilala ng diksyonaryo. Ito po, pakinggan niyo po. Nandito po, meron pong mensahe para sa atin si Dr. Michael Corozza, ang tagapangulo ng Kagawaran ng Filipino ng Ateneo de Manila University. Panoorin niyo po ito. Araw po, bilang guro ng wika at panitikang Filipino at bilang isang manunulat sa wikang pambansa, hindi ko lubos na maisip kung paanong makatatagal ako ng walang diksyonaryo. Hindi sapat ang pagiging taal na Tagalog ko upang maging mahusay ako sa paggamit ng wikang Filipino, pabigkas man o pasulat. Unang-una na ngang dapat bigyang diin, hindi Tagalog lamang ang wikang pambansa. Filipino ito na ang ibig sabihin, kumikilala at tumatanggap ng mga ambag na salita at pagpapakahulugan mula sa iba't ibang wika at kulturang katutubo at o banyagang umangkop na sa katutubo at patuloy na umiiral sa Pilipinas. Ito, sa ganang akin, ang katangi-tangi sa inilulunsad natin ngayong pambansang diksyonaryo sa Filipino na may ilang hakbang na iniangat mula sa naunang dalawang edisyong UP Diksyonaryong Filipino noong 2001 at 2010. Wika nga ng punong editor nito, si National Artist Virgilio S. Almario, sa kanyang paunang salita na sinisipi ko, ang pagsisikap na dagdagan ang mga lahok mulang ibang mga wikang katutubo, gayon din ang kaukulang pagwawasto sa ilang pagkakamali, ay isang patuloy na gampanin at bahagi ng adhikang pambansa ng wikang Filipino, dulo ng sipi. Kung sa Diksyonaryo Tesauro Pilipino-Ingles ni Jose Villa Panganiban ay naisama bilang katumbas o sinonimo ng mga pangunahing lahok na salitang Tagalog ang mga salita mula sa iba't ibang katutubong wika natin, makikita na bilang mga lahok sa mahigit 1,000 pahina ng pambansang diksyonaryong ito ang mga interesante at kapakipakinabang na salita hindi lamang mula sa mga kinikilalang major languages natin, kundi maging sa iba pang mga etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas. Narito ang Bakul ng mga Ibatan, ang Ifun ng mga Ifugao, ang Kanyaw ng mga Igorot, ang Yafu ng Ibanag, ang Toroga ng Maranao,
ang odol ng bagobo, ang uyap ng tausog, at marami pang iba. Nakatutuwa na narito rin bilang lahok maging ang mga umusbong na salita na matalik na kaugnay at hango sa karanasang cellphone gaya ng lobat at miscall. Narito na rin ang wangwang at tokhang. Salamat sa mga bantay wikang aktibidad gaya ng palagi ang itinataguyod ng Filipinas Institute of Translation o FIT, ang sawikaan, mga salita ng taon, at ambagan, mga salita mula sa iba't ibang wika ng Filipinas. Sabihin pa, narito na rin bilang lahok ang mga karaniwang ginagamit ngayon na siyentipiko o teknikal na terminolohiya na hindi na kailangan pang tumbasan o ganap na isalin sa Filipino sapagkat bahagi na ng global na karanasan ng mga Filipino. Oo, narito ang COVID-19, virus, face mask, social distancing. Hindi na nga kasi kailangan tagalugin pa ang lahat. Buhay at dinamikong wika ang Filipino na bukas sa pagtanggap ng mga salita mula sa iba't ibang wika ng kultura at disiplina na umiiral sa Pilipinas. At kung higit na aktibong makikilahok pa ang lahat, lalo na ang mga guro ng Filipino at ang mga propesor ng iba't ibang disiplina at karunungan sa intelektualisasyon ng wikang pambansa, si National Artist Almario na ang nagwiwika. Sinisipi ko, hindi ito magwawakas sa lansakang panghihiram lamang ng mga salitang teknikal mula sa Ingles, German, Chinese o Japanese. Tiyak na dadako ang intelektualisasyon ng Filipino tungo sa paglikha ng pantumbas, re-spelling o kahit distorsyon upang higit na umangkop sa ating bila at hilig. Dulo ng sipi. Kaugnay pa rin ng adhikang pambansa, mahalagang bigyang diin na sa diksyonaryong ito, itinanghal ang mga dagdag na letra sa Filipino, hindi lamang para sa pagtanggap ng mga banyagang salita. Paraan ng pagre-representa ng mga likas na tunog sa maraming katutubong wika sa Pilipinas, ang paggamit ng nasabing mga dagdag na titik. Ifugaw, hindi ipugaw. Ivatan, hindi ibatan. At sa paggamit sa diksyonaryong ito ng tuldik patuldok, na karaniwang pananda para sa mga bigkas na pepet o swa, lalong naging pambansa ang Filipino sapagkat may representasyon na rin sa wakas sa paraan ng pagsulat nito ang mga di gaanong napapansing tunog na maririnig sa Matay, Darangan at Maranao. Gayun din naman, sadyang napakahalagang ibalik sa diksyonaryong ito ang paggamit ng mga tuldik na pahilis, pakupya at paiwa dahil marami ang salita sa iba't ibang wika ng Filipinas na magkapareho man ang spelling, magkakaiba ang bigkas. Kailangan talagang maisulong ang estandardisadong paraan ng pagbigkas at pagsulat ng wikang pambansa. Kaya may oryentasyong preskriptibo sa halip na deskriptibo lamang ang pambansang diksyonaryong ito. Sa wika muli ng punong editor na si National Artist Almario, sinisipi ko, ang diksyonaryong ito, tulad ng dalawang naunang inedit ko, ay preskriptibo. Una, dahil naniniwala ang lupong editorial ng diksyonaryo na ito ang pinakamabisang paraan ng pagsubaybay sa isang mabilis na umuunlad na wikang pambansa. Wala namang bantog na diksyonaryo sa buong mundo na itinangi dahil
inilarawan lamang ang paksang wika. Sa halip, taglay ng maraming popular at dakilang diksyonaryo, ang adhika na maglatag ng saligang gabay at sa pagbigkas at pagsulat ng isang wika. Magsilbing tulad ng isang kodigo sibil at magdulot ng kaukulang disiplina sa lipunang gumagamit ng wikang iyon, dulo ng sipi. Tunay namang kung may nais liwanagin at o pagkasunduan sa kahulugan, gamit, spelling ng salita, diksyonaryo ang pangunahing sanggunian. Sa isang lipunang kaliwat kanan ang mga kalituhan, sanhi ng mga pangyayaring likas o bunsod ng tao, pampolitika o pang-ekonomiya madalas. Laking ginhawa ang pagkakaroon ng mapagbabatayan ng makatwiran at masining na pagpapahayag na lihis at lampas sa nakamihas ng pakapakapa o paakaakala. Lalo na sa usaping pedagohiko, mainam na may mga pamantayang dapat sundin at mga huwarang mapagbabatayan ng dapat gawin. Malaking tulong sa mga mag-aaral ang isang diksyonaryong may mga preskripsyong pinangatwiranan batay sa masinop na pagsasaalang-alang sa mahabang kasaysayan, masaklaw na kahulugan at espesipikong gamit ng mga salita. At dahil nga pambansa ang adhika ng diksyonaryong ito at patuloy na nagbabago, sumusulong ang karanasan at dalumat Filipino, nakikinikinita na ni National Artist Almario. Muli, sisipiin ko. Hindi kalabisang itakdana, kailangan ang regular na paglalathala ng bagong edisyon ng pambansang diksyonaryo sa Filipino. Dulo ng sipi. Naging kapakipakinabang para sa akin bilang guro at manunulat ang dalawang naunang edisyon ng diksyonaryong ito. Naging pangunahing sanggunian din ang mga ito ng mga estudyante ko sa pag-unawa at pagsusuri nila ng iba't ibang teksto at maging sa mga sarili nilang proyekto sa pagsulat. May ilan nga sa kanila ang bumibili pa kahit hindi ko inaatas ang bumili. At palagi ang dinadala ang mabigat na aklat sa klase. Isang bagong sanggunian, pintungan ng mga kaisipan at yamang pangkultura ng mga Filipino, ang pambansang diksyonaryo sa Filipino na inilulunsad natin sa araw na ito. Maraming salamat po at mabuhay. Maraming salamat po, Dr. Mike Corozza. Si Dr. Michael Corozza po ang tagapangulo ng kagawaran ng Filipino ng Ateneo de Manila University. Maraming salamat po, Dr. Mike, sa inyong pambungad na pananalita. Tama yung sinabi ni Dr. Mike kanina na sa panahon ngayon, iisipin mo, alam mo na yung Filipino language, yung wikang Filipino, pero ay nako, kapag nagpunta ka sa social media, ang dami pa ring debate at mga tanong tungkol sa wika. Ano nga ba ang tamang baybay ng salita? Kailan naglalagay ng gitling? Kailan ginagamit ang mahabang nang at maikling nang? Ang dami-daming tanong hanggang ngayon. At totoo yung sinabi ni Dr. Corozza sa atin. Malaking tulong po yung magkaroon ng ganitong klaseng diksyonaryo para mas maintindihan natin at mas mapahalagahan natin yung ating wika. At kumbaga, alam natin yung tamang gamit nito o yung tamang baybay doon sa iba't ibang mga salita. Pero, alam niyo po, nung bumili po ako nitong diksyonaryo na ito, sabi ko, hala, nakaka-insecure, ang daming pahina. Tapos nung tinignan ko siya, ang dami-daming iba't ibang salita na mababasa dito na minsan mapapatanong ka, Filipino pa ba yun? Kaya naman, para talakayan natin ng mas malaliman pa yung proyektong ito, isang karangalan po para sa ating lahat na makasama natin ngayon, ang punong editor ng Pambansang Diksyonaryo sa Filipino,
palakpakan po natin virtual clap, pambansang alagad ng sining sa panitikan, Dr. Virgilio S. Almario. Good morning, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa StreamYard na ito. Opo. Naka-live po tayo ngayon sa Facebook page ng Ateneo University Press at sa YouTube channel ng Ateneo de Manila University. Sa mga nanonood po sa atin, kung meron po kayong mga tanong para kay Dr. Almario, pwede niyo po yung i-key in or i-type doon sa comment section po ng Facebook para po mamaya sa open forum ay mababasa po natin at masasagot ang inyong mga katanungan. Okay. Maaari po para sandali bago ko magtanong. Nice ko muna magpasalamat. Kasi pinababanggit eh. Una, nice kong pasalamatan ang aking mga kasama dito sa diksyonaryong ito. Opo. Hindi ito one-man job. Ang dami kong mga consultants na kasama sa iba-ibang wika na nandoon sa copyright page. Pero baka hindi nyo mababasa. Kaya nais ko silang tawagin sa pagkakataong ito. Unang-una, ang aking katuwang na editor na si Eileen Antoinette Narvaez ng UP. Ang aking mga kasama sa pananaliksik na sina Jonah Guarin, Grisel Largo Labor, Jessly Del Aire, maraming salamat sa kanilang mga tulong. Ganon din sa aking mga consultants ng wika, sa iba't ibang wikang katutubo, sila John Ermil Teodoro, Hope Subanpanyu, Jimmy Fong, si Jonah Guarin uli sa Pangasinan, si Sandor Abad, at si Politikasyon. At marami pa na yan. Hindi ko mababanggit pero maraming salamat sa lahat ng kanilang tulong at ibinibigay sa akin ng mga suggestions, lalo na yung mga salita na hindi ko alam, ay kailangan ko sa lahat ng mas nakakaalam sa mga wika natin sa Pilipinas. Oo. So, alright. Maraming salamat po at mukhang marami talagang trabahong ginawa para buhin itong diksyonaryo na ito. Dr. Almario, doon po sa paunang salita ng diksyonaryo, isinulat niyo po na yung proyekto pong ito ay lumang bago. Luma dahil 1995 pa ay ginagawa niyo na yung project na ito. Tapos nakapaglabas na nga ng dalawang edisyon noong 2001 at saka 2011. Ito yung mga diksyonary na pinublish ng UP. So ang tanong, bakit kailangan ng ikatlong diksyonaryo pa? Kung meron ng diksyonary na noong 2001, meron na noong 2011, ano to, every 10 years, kailangan naglalabas ba ng bagong diksyonary? Bakit po? Kung maaari ay hindi lang 10 years, kundi mas maikli pang panahon. Kasi napakabilis ng pagbabago ng Pilipino. Kaya kailangan sundan kaagad ng lexicographers, ng mga grammarians, ng mga linguists, kung ano nagaganap na pagbabago. Hindi ko kayang gawin mag-isa ito. At in fact, ay iniisip ko na dapat pero talagang institusyon na sasalo sa trabaho ito. Noong araw, iniisip ko ang UP, pero nagbago ang isip ng mga leader, nagbago ang leader ng UP, nagbago lang ang isip ng UP. At buti nga sinalo itong edisyon na ito ng Ateneo. Ngunit kung iisipin mo, lahat ng mga wika na nagkaroon ng mga diksyonary, later on, nagkaroon ng mga akademya at mga institutions na sumusunod, nag-aaral at gumagabay sa paggamit ng mga wikang iyon. At ngayon, halimbawa, ang English lang. Oo. Ang daming kinakailangan institusyon. Merong mga universities na merong sariling ano matatawag nating sangay na yun lamang ang tao. Sa Oxford, halimbawa. Oo, tama. Lamang yun, kailangan ay bukod sa dictionary, ay meron pa ibang mga ginagawa ng mga pangwikang
pangangailangan. At ito ay magagawa lamang kung maraming tao na tulong sa paggabay sa wika. Mm-mm. Natatandaan ko po nung isang beses na in-interview ko po kayo, ito lagi po itong tumatatak sa utak ko eh. Ang sabi niyo po sa akin noon ay ang wikang hindi nagbabago ay isang patay na wika. Sinabi niyo po yan sa akin noon sa isang interview ko. So, yun din po ba yung dahilan kung bakit kailangan ina-update at ina-update din natin yung dictionary natin? Kasi nagbabago yung wika. Pag hindi na ina-update yung dictionary, ibig sabihin, hindi na nagbabago yung wikang Filipino, patay na yung wika natin noon. So, ganun yung Latin. Nakita nyo, international language ng araw ang Latin. Mm-mm. Eh ngayon, sino pa nag-aaral ng Latin? Ang Papa lang yata sa Roma nag-aaral ng Latin. Dahil kailangan nyo mag-sermon paminsan-minsan sa Latin. Pero halos lahat ng Romance languages sa Europa ay nagsimula sa Latin. Ayan lang din, yung kanyang mga anak ay sa Romance ay ang international languages. Kaya nagana ang wika ay ginagamit. Habang ginagamit ito at nagbabago ang pangangailangan ng gumagamit, nagbabago rin ang kanya. Paano po naiiba itong diksyonaryo na ito kumpara po doon sa 2001 at saka sa 2011 na diksyonaryong Filipino? Bukod sa ano yon, may dinagdag kayong mga salita, bukod doon sa pagdadagdag ng mga bagong salita, may iba pa po bang pagkakaiba itong ikatlong edisyon na ito ng diksyonaryong Filipino kumpara doon sa dalawang nauna? Maraming pagkakaiba. In fact, kanina ay pinilit ni Professor Mike Rosa na summarize lahat ng mga pagbabago dito. Ngunit ang isang mahalagang pagbabago ay yung pangyayari na talaga kailangan idiin na ito ay pasulat na anyo ng wika. Uh-huh. Na pwede pasulat kaysa pabigkas, oral saka yung written. Madalas sa written, kahit nagbabago yan, nagbabago, walang pumapansin. Pero pagkakasulat, dahil yun ang pangmatagalang gamit, kinakailangan ng gabay. Kaya sa dictionary, ay kailangan yung gabay isunod sa nangyayaring pagbabago sa bigkas. Kaya yung mga pangyayari na iba ang bigkas patutubong wika kaysa original na Tagalog ng Filipino, kailangan yun ay lapatan ng bagong mga tuntunin sa pasulat na paraan. At yun ay naganap recently lamang, kaya itong third edition, ngayon lamang makikita yung mga naturang pagbabago mula sa mga karunungan at mga kaugalian na nanggagaling sa mga ka. Aha. Kaya rin po ba? Opo, sige po. Sa akin talaga, yun ang pinakamalaking pagbabago nito eh. Opo. Mas nabigyan ng espasyo ang paraan ng pagsulat sa mga katutubong wika ng Pilipinas. Lalo na yung mga wika na walang literature na nakasulat. Opo. Hindi nila alam kung paano isulat kung kanilang binibigkas. So, kung sakasakali, makakatulong ito para sa pagbuo ng kanilang sariling orthography, ng kanilang grammar, at kung sakasakali din, at ito ang akin mas pangmalayo ang layunin, i-harmonize ang paraan ng pagbigkas at pagsulat ng mga wika sa buong Pilipinas para isa lamang talaga ang ating orthography. Kaya gusto ko magkaroon bansa na orthography, pambansa na grammar, kasi yun ang kailangan natin. Sa ngayon kasi nag-aaway-away ang mga wika sa Pilipinas dahil iba-iba yung kanilang paraan ng pagsulat. Totoo. Pinuruan ang mga missionaries ng mga orthography na mas widow lang, hindi in-harmonize sa orthography ng wika. Kung ang Filipino
ikang pambansa, dapat i-harmonize ang pagsulat sa lahat ng mga wika sa Pilipinas. Sa Filipino. Ano ba yung English? Meron ka Australian English, meron ka Filipino English. Pero yung English sa Amerika at saka sa Britain, ang sinusunod sa paraan ng pagsulat. Diba? Ganon din ang mainam na mangyari sa Pilipinas para higit na magkaroon ng sa orthography lang at sa pagsulat ay magkaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas. Orthography ay isa sa binding element ng ating bansa na magandang mangyari agad para higit na solidify ang ating pagkakaisa. So ang mangyari, gusto niyo pong mangyari, parang magtatakda po tayo ng mga standards sa... Kailangan. Oo. Walang wika na na-intellectualize na walang standard. Standard. At yung standard naman, hindi naman yun permanente. Opo. Pag nagbago yung wika, yung standard dapat paguhin mo. Kailangan flexible yung standard. May nagkakaroon talaga na ng flexibility yung standards ng Pilipino. Kaya madali na nilang nakukuha, na iaangkop, namumodify ang sariling katangian nito para kunin yung mga katangian ng iba't ibang mga wikang katutubo sa Pilipino. Okay. Pero, Dr. Almario, alam nyo naman ngayon, medyo marami-raming debate dyan, yung tungkol dun sa prescriptive ba dapat or descriptive. Itong dictionary nito ay prescriptive. Pero may mga nagsasabi na language is evolving, nagbabago ang wika, kaya dapat daw mas gamitin yung mga salita na popular o mas laganap na yung paggamit para daw mas magkaintindihan. Kumbaga sinasabi nila popular, pabigkas yun. Hindi yung pasulat. Aha. Ang ating pinag-usapan dito sa sulat. Kaya yung mga tao na yon ay vulgar pa ang pagkakaintindi sa ideya ng nagbabago ang wika. Nagbabago ang wika, pero may mga standard na kailangan sumunod ang pagbabago ng wika. Kung hindi, chaos lagi yan. Yun na nga po. Oo, kasi yung leader mo ay maging ngongo. Mungo lahat ang magiging standard ninyo. Oo, so bakit po ba mahalaga na, bakit niyo po piniling gawing prescriptive ang dictionary na ito? Bakit mahalaga lahat yung prescription? Oo. Lahat ng dictionary prescriptive. Para yung Kodigo Sibil, sabi ko nga sa introduction. Mm-hmm. Kailangan yung lahat ng mga nakaugalian ay ipunin, isulat, at lagyan ng mga kaukulang tuntunin. Para madisiplina yung lingwahe. Kung hindi kasi bago ng bago yung lingwahe, walang disiplina, mahirap sundan. Ang pagsulat ay mabagal yan. Mabagal ang pagsulat kaysa sa pabigkas. Ang pabigkas, nagbabago araw-araw yan. Pero yung pagsulat, kailangan ingatan yan dahil itinuturo yan. At yan ay mas permanente permanente yung dokumento ng lingwahe. Kung hindi nakasulat ang lingwahe, posibleng mawala, maglaho, o biglang magbago. Tama. Tama. Ngayon lang, ilang daang lingwahe na sa buong mundo na wala. Kasi hindi Ako po, naniniwala po ako doon na nagbabago talaga ang wika at araw-araw, kasi ako po ay nasa media, ang dami pong mga nadadagdag na mga salita. Kaya maganda rin po yung sinabi ninyo na mas maganda na flexible yung mga standards natin. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat wala ng standards. Kasi halimbawa, katulad sa amin sa media, di ba, meron kaming standard ng pagsusulat at saka kunyari ikaw ay isang guro. Kailangan alam mo kung ano yung ituturo mo sa iyong mga estudyante. Hindi pwedeng kung ano na lang yung nakasanayan ng lahat, hindi po ba? Oo. Lalo kung nag-e-edit ka. Opo. Kailangan meron kang, well, may style book ang lahat ng dapat na publishing house.
Na-strangle na yun ang sinusunod ng mga editors sa kanilang pag-edit ng teksto. Kung walang ganoon, eh, kanya-kanya. At nakakalitong magbasa pagka ganoon. Tama. Tama. Oo. Oo. Yung pamagat po nitong diksyonaryo na ito, ang nakasulat po talaga yung pambansa, yung salitang pambansa. Ito rin po ba ang dahilan kung bakit po talagang consciously, talagang nilahok nyo po yung iba't ibang mga katutubong wika at salita para mas inclusive siya? Kasi pambansa. Yun ang utos ng wikang pambansa. Yun ang utos ng konstitusyon noong pang 1935. Hindi sinusunod. Kailangan magkaroon ng pambansang katangian ang Filipino. Kaya kahit sa alphabet lang, kailangan iayos ang alphabet nito. Dati, ang alphabet na ito na inimbento ni Rizal ay pang-Tagalog lamang. Opo. Kaya pang Bisaya, major languages, magkakapareho halos sa kanilang pagbigkas. Pero, ngayon, dahil sa kailangan mong pambansa, opo, kailangan lang alam mo ang paraan ng pagbigkas, ang anyo ng wika, ng maraming katutubong wika. Kaya kailangan baguhin yung orthography ng mga tao. At isunod sa kailangan modifications para ito maging pambansa. Kaya halimbawa, yung 8 new letters of the alphabet. Opo. Nung araw yun akala, kaya may 8 letters para lang i-accommodate ang mga sounds na galing sa English at Spanish. Opo. Hindi nila alam na yun ay dahil yung sounds na yun ay available sa mga katutubong wika at wala sa Tagalog. Kaya kailangan ipaliwanag yun at kailangan ipakita sa dictionary kung paano yung mga sounds na yun ay may available at kailangan isulat sa pamagitan ng mga bagong wika sa ating alphabet. Oo, totoo po yan. Hindi po ba yung akala po natin noon ay wala tayong letter J at saka letter F, di ba? Pero pag pumunta ka na gawi ka sa may bandang Mindanao, ang tawag nila sa kanilang mosque, masjid, di ba? So may letter J na sila from the very start. J, F. Apat doon sa walo na yun ay siguradong nasa tenga ng ating mga Mm-mm. So malinaw po na ang Filipino ay hindi Tagalog lamang. Hindi na Tagalog. Kulang na kulang. Oo, kailangan ilahok lahat ng iba't iba pang mga katutubong wika. Oo. E paano niyo po pinili? Ang dami po nun. Paano niyo po pinili? Yung anong wika, anong salita ang ilalahok? Depende yan sa nangyayari ding pagdodocument ng mga wika. Kaya kailangan mas ipag yung ating mga linguist, mga teachers. Dapat yung mga teachers na nakadestino sa mga pook na may mother tongue, yun ang isang dapat nilang gawin. Makinig sila at i-document yung napapakinggan nila para makatulong sa pagpapaulad pa ng Filipino. Kasi yung mga i-document nila, ipasa lang nila sa akin, halimbawa, ay kukonsider ko para sa susunod na edition. Natutuwa nga po ako kasi nung binabasa po namin ng tatay ko itong diksyonaryo na ito, sabi ko, oh, meron kayang mga kapampangan ng mga salita. Ang daming kapampangan na salita. Tapos ako, kahit po paano napapayaman ko pa yung vocabulary ko ng Kapampangan dahil hindi ko na imagine na parang pag magbabasa ako ng diksyonaryo Filipino ay matututo rin ako ng iba pang mga katutubong wika. Yeah. Ang galing eh. Ang galing, nakakatuwa. Sa pero kasi magamit sila para ma-nationalize. Vakul. Vakul, yun yung sa Batanes, di ba? Ng headgear at saka kwa na damo, di ba? Bakul. Leon. Akala ng iba kapote tawag. Pero ako po may sariling tawag ang mga ibatan.
kanila yun. Oh, ako, natutuwa ako kasi natututo ako ng mga bagong salita na ginagamit ng mga katutubong Filipino. Tapos natututuhan ko rin yung kultura nila. Yep. In a way, di ba? Parang, kasi alam mo na yung salita, mas natututo ka na rin, mas nakikilala mo yung kultura ng iba't ibang mga isla at mga probinsya dito sa Pilipinas. Ang wika, ang bodega ng karunungan. Ang wika, ang bodega ng karunungan. Ay, ang ganda. Bodega ng karunungan. Kaya lahat dapat ng warehouse na yan, makuha natin para sa ating pambansang wika. Ang ganda. Alam natin tungkol sa ating history, sa ating sarili. Ang ganda po. Sa totoo lang guys, pag kumuha po kayo ng librong ito, mararamdaman ninyo na parang, ay, mapaproud ka eh, na bahagi yung mga salitang alam mo, yung mga katutubong salitang alam mo, or galing sa iyong, kung ano bang probinsya ka nang galing, tapos makikita mo siya dito sa ganitong pambansang diksyonaryo. Nakakataas ba ng moral? Nakaka-proud siya. Nakakatuwa. Pero, pero napansin ko po, Dr. Almario. Pero napansin ko po, Dr. Almario, hindi lang po mga katutubong wika at katutubong salita yung makikita dito. Meron ding mga bagong salita, mga modern Filipino words na isinama katulad ng Bekimon, Jowa, yung mga ganyan. Paano niyo po pinili itong mga salitang ito? Sa dinami-dami po ng lalo na yung Becky Linggo. Diba? Actually, yan, yung mga bagong salita. Mm-mm. Meron kaming contest na ginagawa yung salita noon. So, yun ang isang pamantayan namin kung gaano ka-popular ang isang salita. Dahil, sabihin noon, maraming magsasuggest na ito ay isama sa salita ng taong contest. Ako mismo ay siyempre kailangan nagmamasid sa kung paano nagsasalita ang bayan. Opo. Napakasipag niyang mga gay ko natin eh, kapatid eh. O, kaya ang dami-daming salita na nanggagaling sa kanila. At iyan ang ginagamit ng media. Kasi maraming guys. Gay na gay yung media eh. Kaya nung araw pa, umpisa ko dyan yung chugi. Chugi! Oo, nasa dictionary yun. Yung chugi. Natutuhan na chugi sa media. Oo. Mula na rin. Ngayon, ang dami ha, ang dami. Yung jowa. Dictionary nyo. Dictionary. Kahit naman sa buong mundo, ganun. Nakahilig ng gay na ibahin ang kanilang wika kasi pagpapakita yun ng kanilang sariling healing at intellect. Pero hindi po ba mahirap? Hindi po ba mahirap? Kasi ang bilis po ng pag-iimbento ng mga bagong salita. Kaya kailangan din kontrolin. Opo. Hindi lahat ng salita ay kagad na sa dictionary. Meron lang mga bawa isang pamantayan na kailangan isang salita, una, makita ko nakasulat. Dalawa na, makita ko na sa loob ng 5 taon ay isinusulat. Mabilis siyang mawala. Halimbawa, ang dami kong salita nung ako'y teenager na. Oo. Pinagtatawanan ngayon ng aking mga anak kasi hindi nila naiintindihan. Pero okay. Salita niya kung ako'y teenager. Halimbawa, yung Jeffrocks. Oo. Ginawa pang kanta yung Jeffrocks. Oo. Pero ngayon, wala nang magsasabi ng Jeffrocks. So, kailangan at least 5 years mo siyang nakikita, ginagamit, sinusulat. Ito na ang aking ginagawa. Pero yung 5 years pa rin, nawawala talaga din. Tama. Kasi lalo po, na yung talaga yung Colombian language, talagang mabilis mong bagay. Tama. Kasi po may mga ibang mga Becky Linggo o merong iba pong mga salita na dahil lang sumikat yung isang pelikula or dahil lang sumikat yung isang programa. Tapos kapag nawala na yung programang iyon sa kasikatan, nawawala na rin yung salita. So hindi na natin ilalagay sa diksyonaryo yun. Mm.
medyo maganda at nagkaroon ng ibang meaning lalo na. Opo. Yun, sa alang-alang yun. Pero kung hindi naman, opo. Kung kadagdag lang sa minememorize natin. Oo, oo. Okay. Napansin ko rin po. Pero paano pong sinasabi ninyo kapag may mga kritiko po or ibang nagsasabi na, bakit kailangan isama pa yung mga ganyang salita? Parang binababoy lang naman yan ng wika. May mga ganyang nagsasabi na parang, hindi naman yan Pilipino. Bakit kailangan isama yan? Meron ganun. Pero yung iba doon ay pinupulot ko pa rin. Mm-mm. Kasi dapat may halimbawa rin tayo ng mga bastos na wika. Mm-hmm. Ayaw natin. Diba? Mm-mm. Mm-mm. Halimbawa, magagalit ang mga Chinese pag sinabi nating Chekwa. Pero mahabang panahon na maraming nagsasabi ng Chekwa, hindi pwedeng ilagay. May mga tula nga nung araw na Chekwa na nakalagay sa halip na Chinese o Inchik o Chino. Oo, oo. Tama. Mahagi rin yun ang wika eh. Tama. Oo. Kailangan lang ipaliwanag natin na yun eh, kunyari, kung bastos, sabihin mong bastos salita. Mm-mm. O mapang-aglahi na salita. O eto may mga nagtatanong ngayon sa atin, no? Si Sandra Castro Baker sa Facebook, sabi niya, makakatulong kaya itong diksyonaryong ito sa mga nagsasalita sa telebisyon at sa radyo na lagi na lang nanghihiram sa wikang Ingles habang sila ay nagsasalita ng Filipino? Dapat. Kailangan nila yon. In fact, natutuwa ako, halimbawa, dapat kong banggitin si Peter Musngi, ang isa sa aking tagasunod. Halos pagkakuha niya ng inaengkwentro ng problema sa language, kagad nagte-text sa akin at nagtatanong. Tama. Siya mismo ay ayaw niya yung ibang nadidinig niya. Totoo yun. Pero totoo bako, yan. Tama mo yan eh. Bigyan mo ng diksyonaryo. And the native. Wala rin kayong panahon mag-diksyonaryo. Tinitext ko po kayo kaya sa akin. Hindi kayo nagmamadali eh. Oo, palaging nagmamadali. Ito po, related to that, may tanong po si Noel Ferrer. Uy, si Noel nanunood. Hi, Noel. Si Noel Ferrer nanunood. Ang sabi niya, gaano kasinsin ang pag-i-edit ng mga salita sa pagbabalita sa media? Baka makinabang ang mga media establishment sa diksyonaryong ito. Nako, totoo. Kaya nga, bumili ka agad ako ng kopya. Kasi sa amin, dumadaan din sa at least tatlong stages yung isang script bago siya umere. Pero yun nga eh, kanya-kanya minsan siyang style. So makakatulong talaga yung ganito, na meron kang diksyonaryo na ganito para at least alam mo yung spelling, ganyan, yung tamang pagkakabigkas doon sa mga salita. Ako personally, tinetext ko si Annie o kaya si Dr. Almayo. Kapag pero may gitling ba to o walang gitling? Pero hindi lang po para sa mga taga-media, pati po sa mga guro at sa lahat po ng mga nagsusulat, importante po na kumuha kayo ng ganitong klase ng... Actually, nabanggit mo yun. Yung media, napakahalaga ng tungkulin. Mm-mm. Kasi kayo ang napapakinggan ng bata. Kayo ang napapakinggan ng teacher mismo. Tama. Kaya kung kayo ay nagbibigay ng salita na hindi maayos, lalo na yung spelling hindi maayos, bigkas hindi maayos, pinupunit yun ng mga bata at kumakana. Totoo. Ang salita ngayon na masama, ang pagkaka-spelling, pagkaka-bigkas, nabunga lang niya. Totoo. Ang isang magandang ehemplo po dyan ay yung salitang kaganapan na palagi nang alam ko po, media po ang nagpauso nito na ang paggamit ng salitang kaganapan ay parang, at yan po ang pinakahuling kaganapan dito as if it was an event. O eto po, tinuruan na po ako at nilecturean na po ako ni Dr. Almario tungkol dito. Ang kaganapan, hindi po yan katumbas ng event or pangyayari.
iba po ang ibig sabihin ng kaganapan. So, wag na wag niyo pong sasabihin kung kayo po'y papasok sa media at yan po ang pinakahuling kaganapan sa mga oras na ito. Ano po bang ibig sabihin ng kaganapan, Dr. Almario, para po sa lahat ng nagnanais na pumasok po sa media at nanonood sa atin ngayon? Ang kaganapan ay completion o kaya totality. At yan po ang pinakahuling totality sa mga kung iyayari yun, no, nagaganap, dapat ganon. Mm-hmm. Kasi at po, po yung sinasabi ngayon ng iba na shortcut, ganap. Ito po ang ganap. Oo, pwede pa yon. Pwede pa pero, yun. Pero wag yung kaganapan. Ayan, isang bagong ginagawa ng mga teenager. Anong ganap ngayon? Parang shortcut nila for event. Mas pwede pa yon. Mas pwede pa yun, pero hindi yung kaganapan. Hindi yung kaganapan kasi may iba pong kahulugan ng kaganapan at ang ibig sabihin nito ay the totality of your being or the totality of things. Okay. Dr. Almario, napansin ko rin po doon sa diksyonaryong ito, may iba't ibang mga wikang dayuhan. May mga iba't ibang wikang dayuhan na nakalagay dito. Gaano ba kalaki yung impluensya ng wikang dayuhan sa development ng ating language, ng ating wika? Eh, malaki eh. Kasi bahagi tayo ng global community. Naririnig natin ang English halos sa araw-araw sa iba't ibang paraan. O nababasa ang English sa iba't ibang paraan. Kaya napakaraming English na pumasok sa ating diwa, sa ating at yun ay hindi natin mapipigil. Source language natin ang English. Tama. Diyan, yung pangyayari na naapektuhan tayo ng iba pang global occurrences na nanggagaling sa English. Ang Koreano, halimbawa, ngayon ay napaka-popular. Kaya maraming salitang Koreano na pumapasok. Meron na ba dito sa dictionary, Koreano? Oo, meron dito mga putahe ng kain. Koreano. Kimchi. Sabihin ko kimchi. Baka may kimchi dito. May kimchi na sigurado dyan. Talaga? Naiintindihan ko po yung paglalagay ng mga salita na ang original po na pinanggalingan ay Espanyol, katulad po ng kutsara, pero kutsara, tinidor, fiesta, yung mga ganyan. O yung mga salitang Ingles na parang yung pagkakabaybay ay tinagalize na natin. School, schedule, yung mga ganyan. Pero napansin ko po na ito po, pinalitan po ng spelling o pagkakabaybay. Pero napansin ko, may mga salita rin dito sa diksyonaryo na ito na hindi binago yung spelling. Katulad ng halimbawa, bibliography. Tapos meron pa doon, Bobby Socks. Ano po ba yung Bobby Socks? Cellphone. Prejudice. Pharynx. Yung mga yan. Itong mga salitang to, nandito to sa diksyonaryo, pero hindi tinagalize yung pagkakabaybay. As in, it's vinel siya kung paano natin nababasa sa Ingles. Prejudice. Prejudice. Ganyan. Bakit po? Eh, hindi po ba English word na po yun? Maraming may guidelines to po dyan. Opo. Yung re-spelling ay hindi lagi nangyayari sa araw-araw. Pagbigkas, oo. Mm-mm. Pero unang-una, marami tayong binibigkas na salita sa Ingles na hindi pa natin isinusulat. Kaya tiyak kung isusulat yun ay sa parang original sa Ingles ang nangyayari. Ikalawa, mayroong mga salita sa Ingles na culture-bound. Ang mahirap kutuhin. Kasi pag binago mo, hindi na yun yung meaning. Halimbawa, pizza. Pizza? P-I-Z-Z. Pag ginawa mong pizza, parang yung pangato yun. Kaya magbabago meaning. Tama. O kaya yung meron din talagang kumalat na sa atin visually with spelling niya. C-O-K-E. Oo. Pwedeng gawing K-O-K yun. Walang bibili nun. kaya po yung ano, yung salitang French na ano, di ba, bouquet, yung B-O-U-Q-U-E-T. Merong mga salita na pagka nire-spell mo, hindi na makikilala.
Ay, tama. Bouquet of flowers. Tapos gagawin mo big bouquet. Yung bouquet pagka binago. Tama. At related to that, merong related to that yung tanong po ni JC Erazo Lisa. Sabi niya, paano po ang proseso ng pagtutumbas ng mga salitang teknikal o mga jargon mula sa agham at teknolohiya? So halimbawa, nabasa ko dito yung pharynx, pharynx. Talagang in-spell nyo lang siya ng ganyan. Hindi nyo na sinulat na pharynx. Meron namang kabayak, parang bikasin eh. Pagka nasa original sa in English, laging merong kabay kung paano sa i-spell it. Depende sa bikas Filipino. Okay? Laging merong ganun, closing parenthesis yun. Okay, oh. Pag nire-spell naman, in closing parenthesis, makikita mo yung original word. Aha. Pero makikita mo rin kung ano yung original. Oh, so, ganun pala ang treatment sa dictionary. Para hindi ka magulat. Okay. Yung mga technical words, opo, lalo na, ay mahirap basta baguhin. Mga chemical words, scientific terms. Scientific words, mahirap baguhin. Mahirap baguhin na yung mga yon. Oo. Ako so, ang aking palagay, napakatagal bago magbago yun. Kasi nag-aaral din tayo sa English lalo na eh. Nakikita natin sa libro natin sa English, yung mga words na yun. Kaya kahit ano, kilala na natin visually kasulat sa gano'ng paraan. Kaya kalibago pag-aaral pa pagka binago, nire-spell mo. So yun ay isang paraan din para mas simplify ang pagkakaputo sa Pilipino. Sa pagbasa. Okay. So Filipino pa rin yung mga salitang iyon kahit na ang pagkakaspelling ay original na English? Yeah, kasi ginagamit natin siya. Yung ating mga scientists, yun ang ginagamit. Ating mga doktor, yun ang ginagamit. Kahit hindi marunong mag-spelling yung mga doktor, yun ang tama, oo. So, sa mga nakikinig sa atin, may mga dahilan, may mga pamantayan at may mga dahilan po sila kung kailan po nire-respell at kailan po nire-retain yung... Meron yan. Nasa autografiyang pambansa. Pag nagbasa kayo ng autografiyang pambansa, maraming detalyado pang rules tungkol yan. Yeah. Ito po, may isa pang tanong mula kay John Darren Alaurin. Sabi niya, bilang mag-aaral, paano po namin malalaman ang tamang pagbigkas sa mga salitang nakasulat sa diksyonaryo? Sa mga susunod na taon po kaya ay magkakaroon ito ng soft copy para makita ng mga mag-aaral sa online website like Google? Kasi alam mo, Dr. Almario, sa Google, ang dami rin mali. Ay, ayaw pagiging yung mga tao dun eh. Oo. Alam mo, John, pag kumuha ka ng copy ng dictionary na ito, nakasulat po mismo doon sa entry kung paano po siya binibigkas. So, at least malalaman mo yung pagbigkas. Yung pagdating naman sa soft copy, siguro malalaman natin yan kapag in-announce ng Ateneo kung magkakaroon ng soft copy nitong dictionary. Pero yun nga, hindi naman mada-download yun eh. Oo. May inam pa rin yung meron kang hard copy kasi kahit kailan mo tingnan, nandoon yung hard copy. Tama. Ingat pa rin, gulo ko lagi. Mas may inam eh kung hindi ka. Tama. Maraming lugar, walang internet eh. Oo nga. Kuha na rin kayo ng kopya kasi talagang makakatulong po ito sa kanya. Ano po ang inaasahan ninyo, Dr. Almario, na magiging ambag nitong pambansang diksyonaryo sa Filipino sa pagpapalaganap po ng ating wika or pagpapatatag pa ng ating wikang Filipino? Ano kaya ang magiging magandang ambag ng diksyonaryong ito? Alam mo kasi ngayon, ang ating wika ay nasa yugto, ano? Nasa yugto na kailangan ang intellectualization. Walang wika sa buong mundo na na-intellectualize nang hindi muna na-standardize.
At diyan ang napakalaking tulong ng isang mapagtitiwalaan mong diksyonaryo at saka isang grammar book na mapagtitiwala. Kailangan may ganoon, dalawang ganoon. Kasi yun ang gagawin sa'yo kung paano pa gagamitin ang wika sa iba't ibang paraan. Hanggang wala kang gabay, lagi kang matatakot gamitin yung wika na yun. O lagi kang mag-aalinlangan, baka mali ito, ayoko na, mag-English na lang ako. Totoo yan, totoo yan. So kung may mahusay kang gabay at pinagtitiwalaan mo, yun, lagi ka lang titingin doon, alam mo na matatama ka. Hindi ka maliligaw. Yun ang silbi ng isang napagtitiwalaang diksyonaryo. Mahalaga din ang diksyonaryo ay monolingual. Kasi doon ipinapakita ng wika na may sarili na itong katangian, na independent ito. Pwede nito ipaliwanag ang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling wika. Kaya pagka bilingual ang diksyonaryo, eh, pumpa yun. Pang turista lang yun o kaya pandayuhan. Hindi para sa native speakers. Oo. Ako hindi ko akalain na may mga bago pa akong matututuhan pagkatapos kong binasa itong diksyonaryo na ito na iba't ibang mga salita mula sa iba't ibang mga lengguwahe ng Pilipinas. Ako yun ang pinakamalaking use para sa akin. At least kapag pumunta ako sa mga probinsya, kahit papano, meron akong kahit papano konting kaalaman dun sa kanilang wika. Good morning lang, alam mo. Oo nga. O, tsaka magkano po ito? Diba? May tanong tayo mula sa YouTube. May mga salita ba na natanggal doon sa mga naunang edisyon? Marami naman. Marami. Ano pong basehan ninyo kung kailan po tatanggalin? Eh, yun nawala. Yun talaga hindi na ginagamit. O kaya mali yung aming pagkaka-entry. Kailangan pa rin yung editing namin sarili. Ano ang mga salita na huling muntik nang naisama sa edisyong ito? Meron daw bang mga salita na muntikan lang isama pero hindi sinama? Marami yun. Katulad ng ano? Mukha nga ng sarili. Charot. Charot! Pag-uha ako kasi ako lagi akong gumagamit. Dami-dami kasi kuha niya, anyo niya, charito. Lagi kasi ginagamit ko yung salitang charot, tapos hinanap ko talaga dun sa dictionary, bago, ay, ba't walang charot? So, ang sabi nila, kasi marami ng, yung charot ay marami ng iba't ibang mga version yon, nang galing lang siya sa charing, ano pa ba? Actually, pati ang meaning niya, iba-iba. Wala pa siya ng iyak na meaning. So, gamitin niya kung ano ibig sabihin eh. Oo, tama. So kapag wala pa siya isang iyak na kahulugan, hindi niyo pa sinasama? Eh, paano kung lalagyan ng kahulugan niyo? Ang dami kagad, 1, 2, 3, ito kahulugan. Kailangan pag naglagay ka ng 1, yun ang main na kahulugan. O yun ang original. Tama. Paano niyo po nakikita? Bagong salita lang, tapos ang dami ng kahulugan. Oo nga, mahirap ngayon ganyan, ano? Oo. So, moving forward, paano niyo po nakikita ang proyektong ito 5 years or 10 years from now? Mukha bang magkakaroon ng fourth edition pa? Wala na ako. si Aina ang mag-aano. yung ano. Ano mga kabataan ay sumunod. Oo, tama. Si ano na ang mga magpapatuloy. Binabasa ko ngayon yung copyright. Institutional backing. Kailangan merong institusyon na gumawa nito. Mm-mm. Kung hindi magagawa ng gobyerno through the Commission sa Wikang Filipino, pwede isang pribadong institusyon. At ito ay magkakakitaan. Hindi ito lugi. Kasi kailangan ito ng taong bayan at tiyak na bibilin ng mga tao. Mm-mm. Kung
kung mer so yan po yung dapat gawin or magandang iambag ng gobyerno or ng mga institusyon para mapalaganap pa yung wika. Yung ipagpatuloy pa yung proyektong ito na gumawa at pag-aralan pa natin, magsaliksik pa tayo, pag-aralan at maglimbag pa tayo ng mga bago pang mga dictionary na kasabay ng pagbabago ng ating wika ngayon. Ano naman po ang pwedeng gawin ng mga kabataan para makatulong sila sa pagpapayaman pa ng wikang Filipino? Well, ang unang gawin ng kabataan ay pag-aralan yung kanilang wika. Huwag yung bara-bara lang. Kung yung ganun, kundi maging seryoso sila sa paggamit ng wika. Kasi kung yun eh, kasama sa heritage nila. Totoo. Nila ay heritage yun. Dapat nila igalang. Yung English nila igalang, hindi atin yan. No? Pero yung wika natin, magmula sa Meranao or Ipugao, lahat na yan ay ating heritage. Dapat na alagaan, dapat na pag-aralan, at pulutan ang pwede natin mapulot ng mga aral at karunungan. Kasi maraming karunungan na nandyan na hindi pa natin nagagamit dahil hindi natin nagagamit. So, yung dictionary ko ay isang paraan lamang ng pagpapaalala sa kayamanan at karunungan ng ating mga bata. Ang mahalaga ay mga kabataan mula sa napukita nila sa dictionary ay seryoso pa at dibdibin ang paggamit ng kanilang sarili. At saka kahit pa sabihin, kasi marami rin nagsasabi na, ay, globalized na tayo eh. We live in a global environment ngayon. So bakit kailangan pang anuhin yung Filipino? Kailangan mas pagyamanin na natin yung pakikipag-communicate natin sa ibang bansa, mag-aral ng Ingles, etc., etc. Pero hindi tama po yun, di ba? Parang dapat kasabay ng pag-unlad ng Pilipinas sa isang globalized world ay kailangan lalo rin nating pagyamanan yung sariling atin, yung ating sariling wika. Actually, yung wika mo ang magsasabi kung mayaman ka na nga o hindi. Aha. Kung ang ginagawa mo nag-i-English ka, hindi ka mayaman, nakihiram ka lang. Pero kung yung wika mo ginagamit mo, at pinupulot mo sa English yung pwede mong pulutin at pakinabangan, di ba yaman ka? Yun ang pagiging global. Pero kung hindi English ka lang, eh ala, nakiki-charing-charing ka lang sa pag-English. Oo. Eh, so, hindi mo naman kailangan lagi ang English. Pagpunta ka sa Korea, pagpunta ka sa Japan, pagpunta ka sa Saudi, kailangan mo ibang wika. Pagpunta ka sa Europe, kailangan mo ibang wika. Hindi laging pagpunta ka sa South America, kailangan mo Spanish. Ang dami mo kailangan wikang pag-aralan kung ikaw ay gusto mo talaga maglibot sa buong mundo. Yun lang gusto mong gawin. Tama. Yung mga ganun ang layunin, kailangan mo mag-aral ng mga wika. Pero hindi lahat ng tao sa Pilipinas na may ganun gawain. Tama. Maraming kailangan dito lang sa Pilipinas manatili. At yung ating mga politiko, dapat dito lang manatili, hindi libot ng libot para maasikaso ang ating mga industriya at mga problema. At kailangan nila ang wika ng bayan para makipag-ugnayan sa mga mamamayan, makinig sa kanilang mga problema at magbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Yung basa lang ng basa ng economics o political science, kaya tuloy mali-mali ang kanilang ginagawang solusyon. At dahil akala mga Amerikano tayo o mga Europeans. So ang sukatan ng iyong kayamanan bilang isang tao ay yung mayaman at matatag din ng wika mo. Tama po. Okay. Siguro, final message na lang po, ano, Dr. Almario, sa lahat ng mga nanunood sa atin ngayon, ano po ang nais niyong iwang mensahe po sa lahat ng mga nanunood ngayon? Bumili kayo ng dictionary ng Pilipino. Mas ulit ang investment ng Ateneo.
yun ang may tutulong niyo, bumili. Ngunit ang higit na mahalaga, gamitin. Gamitin. Huwag kayong bibili tapos ilalagay lang ninyo, putunan lang ninyo na litrato. So, pakita ninyo sa Facebook. Ang kailangan mangyari, yung binili ninyo, gamitin ninyo, pag-aralan ninyo, dahil ginawa yan para magdulot sa inyo ng bago. Hindi ginawa yan para dekorasyon lamang. Parang diploma. Kailangan niya na ipag-aralan. Ako mismo, araw-araw, yan ang aking ginagawa. Hindi ko na nga ngayon nabubuklat yung aking dahil ang dami ko pang ibang diksyonaryo na kailangan buklatin. Yung mga lumang diksyonary lang sa Tagalog hanggang ngayon ay kailangan kong buklatin. Mm-mm. Kasi nakakikita pa ako ng mga salita doon na nawala na at sayang. Kasi parang hiyas yan eh, na napatapon. Yung tama. Nawala. So kinakailangan ibalik sa circulation dahil mahalaga para una, makapagpayaman sa ating karunungan. Ikalaw, para may pagmalaki mo, na meron kang antigo, old hiyas, na mamamanan mo sa ating wika. Halimbawa, kahapon lang, o kumakalawa, meron akong ginamit sa salita, baino. Paino? Baino. B-A-I-N-O. Baino. Ano yun? Okay, tama na. Yun ang ating original word for lotus. Yung bulaklak? Oo, oh, siyempre. Meron naman ditong lotus eh. Oo. Oh. Bakit ba lotus ang gagamitin mo? Oo, oh, talaga? Okay, tama na. So, kung tutusin, ay may salita tayong lotus. Ginamit na sa Tagalog. Ngayon, kailangan ko pang ipaliwanag lagi dahil hindi na alam yung baino. Tama. Ang daming matututuhan sa ano, sa mga salita. Para siyang salamin ng ating pagkatao, parang ganoon bilang isang Pilipino. So, mas maganda nga, tama yung sinabi niyo po, bumili ng diksyonaryo, basahin, gamitin, at ituro sa iba. Yan. Yeah. Oh. Dapat lalo ituro. Lalo na kayo nasa media. Lalo na kami. Ako, mahihiya na ngayon. Kailangan ngayon, mas gagaling na ako magsulat ng script kapag ano, nagbasa ako ng diksyonaryo. Muli, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Bill Almario. Maraming salamat po sa inyo, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan, Dr. Almario, ang punong editor ng Pambansang Diksyonaryo sa Filipino. Thank you very much. At aabangan po namin yung mga susunod pang edisyon ng diksyonary. Meron pa yan. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo sa ating Lunsad Aklat, sa inyong mga tanong. Thank you very much po. Ito na po, yung Pambansang Diksyonaryo sa Filipino ay may 20% discount mula po ngayong araw hanggang December 4, okay? So December 2 to December 4, today po hanggang sa December 4, may 20% discount po kung kayo po ay bibili ng Pambansang Diksyonaryo sa Filipino. Pwede po kayong pumunta sa Shopee. Meron pong store ang Ateneo Press sa Shopee. Makakakuha po kayo ng 20% discount ngayon. O kaya pwede rin po kayong mag-email sa Ateneo Press sa books.unipress@ateneo.edu. Kung gusto niyo pong bumili ng libro. Pero ako po, binili ko po ito sa Shopee. Ayan, dumating naman at ang ganda po ng quality niya. So, bumili na po kayo starting today until December 4 po, yung 20% discount sa Shopee. Bumili na po kayo ng kopya kasi po magagamit talaga natin ang diksyonaryong ito. Kayong man po ay guro, miyembro ng media, estudyante, o sa diyang interesado lang sa wikang Filipino, makakatulong po ang diksyonaryong ito sa inyo. Alam niyo po, ang wika po ay nagbabago kasabay ng pagbabago ng ating kultura.
sabi nga ni Dr. Almario sa atin kanina, ang wikang hindi nagbabago ay isang patay na wika. Mamamatay ang wika kapag hindi po natin ito ginagamit at pinapahalagahan. Ako lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante, ang wika ay salamin ng ating pagkatao, ng kung sino tayo bilang isang bansa, bilang Filipino. Kaya pahalagahan po natin yung ating wika. Kasi napakaganda po ng wikang Filipino, gamitin natin ito at patuloy pang pagyamanin. Sana po meron kayong natutuhan ngayong araw mula sa amin. Muli maraming salamat po sa ating mga tagapanood, kay Dr. Mike Corosa at kay National Artist Virgilio Almario para sa napakahalagang librong ito. Bili na po kayo! Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.